Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ginugunita po natin sa banal na misa si San Enrique. Siya po ay isang banal na hari. Hindi lamang pinangasiwaan niya ang mga temporal na bagay, kung hindi pinalakas niya ang espiritual na buhay na mga nasasakupan niya, ang mga taong ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Ang misa ay panahon para magbigay ng papuri at tumanaw ng utang na loob sa mga biyayang natatanggap natin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapanganyaya mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangirihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinampok mo si San Enrico na pinangunahan na nag-uumapaw ng kagandahang loob mo para sa langit siya maging dakila mula sa kanyang pangangasiwa sa lupa bilang tugon sa kanyang panalangin. Kami naway maligayang magmaliksi sa pagdudulog sa iyo, kahit na maraming sari-saring pangaakit ang daigdig na ito. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, may mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng lalaki. Napakaganda ng bata, kaya 3 buwang itinago ng ina. Nang hindi na ito maaaring itago pa, kumuha siya ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alitran. Pagkatapos, isinilid niya rito ang bata at inilagay sa talahiban sa gilid ng ilog. Ang ate naman ng bata ay lumagay sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo roon sa ilog ang anak na babae ng paraon. Natanaw niya ang basket, kaya't ito'y ipinakuha sa kanyang katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, "Ito'y anak ng isang Hebrea." Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, "Kung ibig po ninyo, iyahanap po kayo ng isang Hebreyang mag-aalaga sa batang iyan." "Sige, ihanap mo ako," sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang kanyang ina. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, "Alagaan mo ang batang ito at uupahan kita." Kinuha ng ina ang bata at inilagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y itinuring na anak nito. Sinabi niya, "Napulot ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya." Nang binata na si Moises,
Dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo. Lumingalinga siya. Nung walang makitang tao, pinatay niya ang Ehipsyo at ibinaon sa buhangin. Nagbalik siya sa kinabukasan at may nakita siyang dalawang Hebreong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, "Bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Hebreo? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mangasiwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo?" Ganting tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito at noon niya nalaman na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsyo. Nakarating ang balita kay Paraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moises. Ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Madian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Lumulubog ako sa burak at puti at sa malaking along nangangalit. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang mga kanilangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisi. Tumalikod sa kanilang kasalanan, kawawa ka, Korasin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon, ginawa mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila ay nagsisisi.
Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sa sasapitin ng mga taga-Tiro at Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma, ginawa mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinana sa Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Binabati namin po kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Palakasin tayo ng salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng inspirasyon mula dito. Unang pagbasa, ang Diyos sinasamahan tayo kahit gaano kahaba ang paglalakbay. Sa Ebanghelyo, pahalagahan natin, makita natin ang importansya. Meron tayong apresasyon. Nandito ang kamay ng Diyos. Makita natin ang lahat ayon sa mata ng Diyos. Ating unang pagbasa, nasa aklat na po tayo ng Genesis, ng Exodus. Ang Genesis, natapos na po tayo, kwento ng mga patriarka, sinasamba natin ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. At ngayon pumapasok tayo sa Exodo, kwento ni Moises. Yung dati, may isang paraon, pinuno, leader ng Ehipto, yung paraon. At merong isang Israelita, naligaw si Jose. At siya'y nagpakain, may tagutom sa maraming mga bansa. Kaya lang lumipas ang mga panahon, may isang paraon na kinikilala si Jose, yung kagalingan niya. Pero may isang paraon, sino ba yung Jose niyan? At bakit marami mga Israelita dito, mga Hudyo? Sobra silang dami. Baka maging panganib sa aking pamumuno yan. Kaya sinabi niya, papatay, ipapatay ang mga sanggol na lalaki ng mga Israelita. Yan. Yung mga babae, sige. Iwan yung buhay. Pero mga lalaki, mga sanggol, patayin yan. Ang kwento ni Moises, si Moises, itinago para hindi patayin. At nilagay sa isang lalagyan na lumulutang sa ilog. At natagpuan naman ito ng isang prinsesa na Ehipsyo. At pagpapatuloy tayo sa ating kwento. Ang aral, sinasamahan tayo ng Diyos sa ating paglalakbay. Ito si Moises naman. Ibang kwento naman ito. Mahabang kwento ito. At si Moises, siya magpapalaya sapagkat ang paraon mapang-api. At si Moises ang behikulo ng kalayaan ng Israel. Sa ating ebanghelyo naman, ayon kay San Mateo, nako si Jesus, nagtuturo, naggumagawa ng kababalaghan, mga milagro, mga hiwaga. Sana nakukumbinsi ang lahat ng mga tao. Ha? Mga bulag, nakakakita, mga pilay, nakakalakad, mga bingi. Hindi pa ba kayo naniniwala na nandito na yung Mesiyas? Kaya nga sabi, sa araw ng paghuhukom, mas matindi yung mga lunsod na nakakita ng milagro ni Jesus at hindi pa naniwala, mas matindi ang pagpaparusa sa kanila. Kung ginawa yan sa Sodoma, baka nagbago sila.
gawa ng Diyos ito. Eh pero, hindi nila nasaksihan ang kababalaghan ni Jesus. Eh kayo, nakita nyo. Kaya ito'y bigyan natin ng halaga. Baka nasa harapan na natin ang Diyos, hindi natin makita. Nasa harapan na natin. At iba yung iniisip mo. Ano ba iniisip mo? Ito na, kung nagsasalita na yung Diyos sa harap mo. Kasi, yung hindi mo makita, may iniisip ka, yun ang lagi mong preokupasyon. Ha? Yun ang tawag sa atin. Eh bakit nga ba sila hindi naniwala? Bakit nga ba? Kasi nga, hindi nila nakita kasi iba yung iniintindi nila. Ha? Kaya, aral sa atin na buksan ang mga mata. Teka lang, ba may nangyayari dito ah. Paano nangyari yun? Kung hindi sa kamay, sa daliri ng Diyos. Unang pagbasa, sinasamahan tayo ng Panginoon sa ating mga pinagdaraanan at sa Ebanghelyo, pahalagahan natin. Gumagawa na ng hakbang ang Diyos. Pansinin natin. Siya na ang may inisiyatibo. Siya na ang lumiligaw. E tumugon naman tayo sa pamamagitan ng pagmamahal. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo si San Roque, nawa, at sa tulong ni San Enrico, nawa po ay makita natin ang kamay ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, matiisin ng Diyos at mulat sa ating mga paghihirap, manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa daan ng pagbabalik-loob at pagbabagong buhay. Tugon po natin, panibaguhin mo kami, Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang Kristiyanong nananalig, naway tumugon sa tawag ng pananampalataya at pagbabalik-loob. Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan na italaga ang ating sarili para maging malaya kay Kristo ang mga taong napipiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Yoong may mga pusong hungkag at nanlalamig, naway makatagpo ng kaligayahan sa pag-ibig ng Diyos at ng kanilang kapwa, manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang mga may karamdaman sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan, manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Diyos ng habag at pag-ibig, pakinggan mo ang daing ng mundong nasusukol sa pagdurusa at pagkakasala. Palayain mo nawa kami sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Maupo ang lahat. Isang bayan na nagpupunggay, nagmamahal sa'yo. Saan nyo nitong tinapay na nagdundulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan? Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo.
sa anyo nitong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha pakundangan sa paghahain inihanda ngayong si San Enrico ay ginugunita. Pagkalooban mo kami ng pagpapala ng kapayapaan at kaisahan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang huwara naming araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliliid na mga banal na tao. Sila'y mga saksi ng pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay handog para sa inyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniwot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muli ang pagkabuhay ng iyong anak, katiniali namin sa iyong tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco namin Papa, ni Jose na aming obispo, ng kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat na mapumanaw. Tumigil muna natin tayo at ipagdasal natin ang mga pumanaw ngayong kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niya si San Jose kaysa ng mga apostol, San Enrico, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos at turo ni Hesukristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa paharitan niya,
kasi anghel na masasaya tapos inanusin noong Senyor purihin para na sa trono kanyang nga Nazareno. O Diyos ng aking buhay, maawa po tayo. Ingatan aming bahay, isalay inayo sa dapat sa pabay. At sa kaibigan na loob na binaya na may walang hanggan may sakit magalingin hirap ay mapawi amin po Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong ginugunita si San Enrico ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kami pagindapating makasalo sa iyong sariling buhay sa pamamagitan su Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque o pinagpalang San Roque. Pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nang ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulhati na dyan sa langit na nanalig kami ng iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos siya aring aming mahinaing. At sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Jesucristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami magsasalo ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami magsasalo ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami magsasalo ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanilang nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangakon sa binyag na ikaw ng ibig at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo
kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka na. Nazareno, ilulwalhati ka namin.